Nang dahil sa kahirapan, may mga kababayan tayong napipilitang isabak sa prostitusyon sa internet ang kanilang mga anak o pamangkin o kamag-anak. Yan ang gustong sugpuin ng isang organisasyon sa Pilipinas. Katuwang ang gobyerno ng Australia na aminadong kabilang sa mga parokyano ay kanilang mga mamamayan. Nakatutok si Cedric Castillo. Oktubre noong nakarang taon nang mabisto ang malaswang aktibidad ng ginang na ito sa Santa Cruz, Laguna. Mismong mga apo niya, ginagamit niya sa online kalaswaan. Nobyembre 2016, naaresto ang isang mag-asawa sa Lapu-Lapu City matapos isabak sa child pornography ang kanilang mga menor de edad na anak at pamangkin. Mayo ngayong taon, inaresto sa Iligan City ang isang babaeng ibinubugaw rin ang kanyang mga menor de edad na anak at pamangkin. Ayon sa organisasyong Safer Kids PH na inilunsad ngayong araw, sa bawat 10 na iuulat na insidente ng cybercrime sa Pilipinas, 8 rito kaso ng mga batang nasasadlak sa online sexual exploitation o pang-aabuso at prostitusyon sa internet. Ito ang datos na layong burahin ng organisasyon sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at Australian government. Safer Kids PH really seeks to educate and get people to understand the horrific part of online sexual exploitation. Australian government recognizes that Australian nationals are amongst the perpetrators. Bahagi na ng buhay ng marami ang internet at social media, kaya malaking hamon daw talaga na maprotektahan ang mga kabataan mula sa tinatawag na online predator. Pero ang mas malala raw kung ang may pakana ng pang-abuso nasa sariling bakura ng isang bata. Hindi raw basta-basta masusugpo ang online sexual exploitation ng mga bata. Sa panig pa lang ng law enforcement, malaking hamon na raw ang paghuli sa mga gumagawa nito. Pahirapan pang mapausad ang kaso. We want to have the kind of evidence where we don't need the participation of the victim, so that even if they don't, if they desist or they don't participate, then we could prosecute. Layon din daw ng Safer Kids PH na imulat ang mga komunidad at mga tahanan sa mga senyales ng online sexual exploitation. There are changes physically which can be manifested on the way they talk, the way they dress. Sometimes they are hyper sexual words that we can hear from them, and change in sleeping pattern because of the way that they are transacting with some of the foreign perpetrators. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang website na saferkidsph.org. Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras.